para Jeronimo. O, akala nyo sila talaga, no? Yan ang mahuhusay na impersonation sina CJ Navato, Lee Reposposa, at Vivery Esclito. Tatlo lang sila sa mga kaabang-abang na celebrity performers sa pagbabalik ng show na nag-transform para maging happy ang weekends natin. Your face sounds familiar. Pinoy Big Belter, Lee Reposposa. Napansin sa kanyang humor at talent sa Tawag ng Tanghalan hanggang sa maging isang housemate sa PBB 8 edition. The viral crooner, CJ Navato. Nasubaybayan natin siya bilang isang talented kid sa Star Circle Quest noong 2004. At pagkatapos nito ay lalong nahubog ang galing sa Going Bulilit at napanood sa mga kapamilya series at movies. The Rising Sweetheart. Mula sa Buhole na piling maging isang PBB housemate noong 2016 sa PBB Lucky 7. Ngayon, isa na sa mga most promising young stars of her generation. Ang pagsali ni Lee, CJ at Vivery sa Your Face Sounds Familiar, bagong pagkakataon para sa kanila para lalong magdingning ang kanilang bituin. At sila magpapatunay na sa bawat chances na dumarating sa ating buhay, dapat matapang mo itong harapin at tanggapin ang hamon. Dahil baka ito na ang big break na matagal mo nang inaasam. Sa usaping Now or Never, saan nga ba sila humuhugot ng lakas para tanggapin ang bagong challenge ng kanilang buhay at career? Mga ka-familiars, fun kwentuhan tayo with Lee Reposposa, CJ Navato, and Vivery dito sa I Feel You. Tuloy ang masayang kwentuhan natin sa I Feel You at lalong sasaya dahil kasama na natin ang tatlo sa mga celebrity contestants ng bagong season ng Your Face Sounds Familiar. Let us welcome Lee Reposposa, CJ Navato, and Vivery. Hi! Hello po! Hello po! Hello! Thank you for joining us today. And of course, congratulations for being a part of the new season ng Your Face Sounds Familiar. Thank you po. Mga ka-familiars, anong feeling na maging part ng batch na ito for this season ng Your Face Sounds Familiar? Masaya naman. Ano po, Miss Tony, sobrang saya po kasi lahat po ng mga kasama ko dito sobrang kalog-kalog talaga. Pero sobrang at the same time, grabe yung kaba ko talaga. Kasi aside from performing, kaharap ko po yung mga judges. Sila po yung talagang I look up to them. Tapos, double challenge po kasi hindi lang talaga performing as yourself. You're impersonating then other icon. So, doon talaga nanggagaling yung challenge. In preparation, Vivery, let's say you're given an artist. Gaano katagal ang preparation? Paano kayo nagpe-prepare? Noong unang cycle po, medyo mahaba-haba po yung time na nakapag-rehearse kami kasi palagi nga po siyang namumove. Right. So, ang ginawa ko naman po, I mean, lahat naman for all of us, yun nga, may mentoring sessions with Coach Jed, Coach Nyoy, and then may mga on-stage rehearsals. And then, syempre, yung part po namin is kailangan namin paulit-ulit na panoorin yung mga videos na assigned sa amin ng mga icons. And medyo yung may ginawa din po ako na nag-rent ako ng studio para i-rehearse talaga yung mga icons. Wow! Galing mo naman. Ang sariling effort to master it and to hone it, di ba? Kasi ang topic namin ngayon is parang taking a chance on the opportunity that is given to you. Parang it's now or never, hindi ba? So lahat kayo nag-audition, Vivery and Lee? Opo. Yes po, nag-send din po kami ng videos. Oh, so may audition pa rin pala to. So how does it feel going back to that phase of audition with a flow? True, okay. Right. Si Vivery, congratulations sa movie nyo, yung Hello Stranger. Ah! Thank you po! Congratulations! Thank you po, Miss Tony. Showing pa rin po siya now. Sa mga hindi pa po nakanood, you can still watch it sa ktx.ph. 200 pesos lang siya. So, worth it talaga siya, guys. Masasabi kong worth it talaga siya. Yes, it's now or never.